Kamusta mga katropa? Isang magandang araw na naman sa inyo. Ako nga pala to, si Mikaelis. Isa na namang usapang pangkasaysayan ang hatid ko sa inyo ngayong araw. Tara, samahan niyo ako. Hanggang saan naabot ang 20 mo? Isang sikat na tagline ng isang ice cream brand sa isang commercial dito sa Pilipinas. Ikaw ba? Hanggang saan naabot ang 20 mo? Teka, kilala ba natin kung sino ang nilalang na nasa 20 pesos? Tara mga katropa, sabay-sabay nating alamin kung saan aabot ang 20 mo. Ang taong nasa 20 pesos ay si President Manuel L. Quezon. Marahil ay marami na sa atin na nakakakilala sa kanya. Ipinanganak noong 19 ng Agosto, 1878. Ang kanyang mga magulang ay sina Lucio Quezon at Maria Molina. Parehas na guro sa Baler, Tayabas, na ngayon ay probinsya na ng Quezon sa Luzon. Ibabahagi ko sa inyo ang ilang mga trivia patungkol sa ikalawang pangulo ng Pilipinas na si Manuel Luis Quezon. Tara mga katropa, sabay-sabay natin itong tuklasin at alamin. Ika-10, kalokohan sa asawa. Ang asawa ng Pangulong Quezon ay si Ginang Aurora Antonia Quezon na ipinanganak noong 19 ng Pebrero, 1888 sa Baler. Namatay si Aurora Quezon noong 28 ng Abril, 1949 sa Bangamon, Nueva Ecija dahil sa asasinasyon. Alam nyo ba na noong nanliligaw pa lang ang Pangulong Quezon sa kanyang mapapangasawa, ay gumawa ito ng isang prank. Nagsuot siya ng bulaklak ng orange sa kanyang leeg. Nagtaka si Aurora nang makita niya ito at tinanong kung bakit niya ito suot. Sabay dahan-dahang sinabi ng Pangulong Quezon, nakakakasal lang daw niya ng mga panahong iyon. Dahil doon ay tumulo ang luha ni Aurora at humagulhol siya sa iyak. Doon, napatunayan ni Quezon na mahal talaga siya ni Aurora. Ikinasal ang dalawa sa Hong Kong noong taong 1918. Ika-9, talentadong pianista. Lingid sa kaalaman ng iba, ay isang magaling na pianista ang Pangulong Quezon. Mahusay at talentado ang Pangulong Quezon pagdating sa pagpapiano. Isang ebidensya dito ay ang pagturo niya sa isang orkestra sa isang bar kung sinasakyan niya kung paano tugtugin ang pambansang awit. Kahit na matagal nang hindi tumutugtog ang Pangulo, ay nagawa pa rin niyang kapain at maituro sa orkestra ang pambansang awit gamit lamang ang kanyang isang daliri. Namangha ang isang sakay din ng barko. Isang sikat na pianista sa Poland na si Jan Paderewski. Manghang-mangha siya sa Pangulo. Alam nyo ba, nang mamatay si Quezon, inilibing siya muna sa Arlington Cemetery sa Amerika. At nakakagulat dahil ang katabi ng kanyang puntod ay ang puntod ni Paderewski. Ika-8, magaling na abogado. 1903, naganap ang pangatlong bar exam dito sa Pilipinas. Ang resulta ay lumabas noong 1905. Nanguna si Jose Quintos na may gradong 96.33. Pangalawa naman ay si Sergio Osmeña Sr. na may gradong 95.66%. Pangatlo ay si F. Salas na may gradong 94.5. At ang ika-4 ay si Manuel L. Quezon na nakakuha ng 87.83%. Kamangha-mangha ang Pangulong Quezon. Kahit hindi maging pangulo, ay siguradong yayaman pa din siya sa pagiging abogado. Nagtayo siya ng law office sa may Tayabas, Quezon pagkatapos niyang maging pang-apat sa pagsusulit. Kumikita siya ng halos $500 kada buwan. Subalit, pinagpalit niya ito at naging isang abogado sa lokal ang Pangulo.
Ang kita lamang niya dito ay $75. Subalit kahit na maliit lang ang kanyang kinikita, nagtagumpay si Quezon. Isa sa mga pinanalo niyang kaso ay ang kaso laban sa isang prominenteng Amerikanong abogado na si Francis Berry. Dahil sa illegal ang transaksyon nito sa lupa. Noong panahong iyon ay kauna-unahan na pangyayari ang ma-prosecute ang isang Amerikano. Dahil sa tagumpay ay naging gobernador siya ng Tayabas, Quezon noong 1906. Ito ang naging umpisa ng karera niya sa politika. Ikapito, talentado sa paglalaro ng baraha. Lingid sa kaalaman ng iba ay magaling din ang Pangulong Quezon sa larong baraha, lalo na sa larong poker at bridge. Naging isa siya sa pinakamagaling maglaro noong kapanahunan pa lamang niya. Naging pampalipas oras niya ang larong bridge noong natutunan niya ito. At isa sa kanyang mga kadalasang kalaro ay ang naging presidente din ng Amerika na si Dwight Eisenhower, na kilala din sa tawag na Bridge Wizard of Manila. Ika-anim. Niligtas ang 1,200 ng mga Hudyo noong panahon ng Holocaust. Taong 1937 hanggang 1941, 1,200 mga Hudyo o mga Jews ang nailigtas at namalagi dito sa Pilipinas. Tinawag silang mga Manilaners. Nakataka sila sa pagmamalupit ni Hitler. Bukas loob silang tinanggap ng Pilipinas sa pamamuno ni Manuel L. Quezon. Isa tayo sa mga bansang walang takot na tumanggap sa kanila. Madami pang ibang bansa ang nagsara ng pinto dahil ayaw nilang masangkot sa gerang nag-uumpisa pa lamang ng mga panahon iyon. May mga sabi-sabi na dapat ay higit pa sa 1,000 at aabot ng hanggang 10,000 ang pwede pa nating tanggapin sa ating bansa ng mga panahong iyon. Subalit, nilimitahan ito ng mga Amerikano at ginawa na lang 1,000 kada taon sa loob ng 10 taon. Base ito sa sinabi ng ambasador ng Pilipinas sa Israel na si Neil Imperial nung tumawag siya sa Times of Israel. Subalit, nakatakas man ang mga Hudyo sa lupit ni Hitler, naipit naman sila sa gerang namumuno laban sa mga Hapon dito sa Pilipinas. Nasa kalahati na tayo ng video, mga katropa. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko at i-hit mo na rin ang notification bell para pag nag-upload ako ng video ay manonotify ka kaagad sa mga bago kong upload. Tara, tuloy na natin, mga tropa, kung saan naabot ang 20 mo. Ikalima, nagbayad kay MacArthur ng $5,000. Isang malaking kontrobersya ang pumutok noong 2nd digmaang pandaigdig. Nang kumalat ng balitang, nagbigay daw si Quezon ng halos $500,000 kay Douglas MacArthur upang makalaya ang Pilipinas sa Amerika. Subalit, base sa opisyal na pahayag, ay ito daw ay repugnasyon sa pagsilbi ni MacArthur sa pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas. Subalit nandun pa din ang pagdududa ng ilan kung para saan nga ba talaga ang salaping ito. Ito nga ba ay utang na loob? O bayad para makalaya ang Pilipinas? Hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa din ng mga historian kung ano nga ba ito. Tanging si Quezon at si MacArthur na lang ang makakasagot dito. Ika-apat, sadyang babaero. Kabataan pa lang ay di na maipagkakaila na don romantiko talaga ang Pangulong Quezon. Biro nga niya, dati daw ay may mahaba siyang bigote. Subalit, inahit niya ito dahil nakikiliti daw ang mga kababaihan. May mga kwento na nung kabataan daw ni Quezon ay habang nag-aaral siya ng kolehiyo sa Maynila, umuwi siya ng bayan nila. May nakaromansa daw siyang isang babae ng pari na nakaaway niya minsan. Sa parehas sa panahon din
ay may nakalandian siyang babae na may karelasyong opisyal ng Guardia Civil na minsan niyang inasulto at nagdulot ng sandalian niyang pagkakakulong. Meron ding kwento ang isa naging pangulo ng Pilipinas na si Diosdado Macapagal. Minsan daw, nung nagtatrabaho siya bilang staff ng Malacanang dati, ay nadinig yung sumisigaw ang asawa ni Quezon na si Aurora. Hinahanap daw nito si Quezon. Ang di niya alam ng ginang ay nasa isang yate ang pangulo sa dagat kasama ang isang babae. Ikatlo, kauna-unahang presidenteng nahalal sa eleksyong pangnasyonal. Kauna-unahan, si Pangulong Quezon na pinuno ng Senado na nahalal bilang pagkapangulo ng Pilipinas. Siya din ang kauna-unahang presidenteng nahalal sa eleksyong pangnasyonal noong 15 ng Nobyembre, 1935. At kauna-unahang presidenteng nahalal muli noong 24 ng Hulyo, 1939. Tinawag din siyang Father of National Language. Ikasyam, mga anak. Ang unang anak ni Quezon ay si Maria Aurora Baby Quezon. Ipinanganak noong 23 ng Setyembre, 1919. At namatay noong 28 ng Abril, 1949. Pangalawang anak naman niya ay si Maria Zenaida Nini Quezon. Pinanganak noong 9 ng Abril, 1921. At namumuhay pa rin sa panahong ito. Ikatlo ay si Luisa Corazon Paz Ninita Quezon. Ipinanganak noong 17 ng Pebrero, 1924. At maagang namatay noong 14 ng Disyembre, 1924. Ang huli ay si Manuel L. Nonong Quezon Jr. Ipinanganak noong 23 ng Hunyo, 1926. At namatay noong 18 ng Setyembre, 1928. Ika-10, kamatayan. Ang ikinamatay ni Pangulong Quezon ay ang sakit na tuberculosis. Noong 1 ng Agosto, 1944. Halos sa ospital niya binuhos ang mga huling sandali ng kanyang sa Miami Beach Army Hospital noong Abril, 1944. Sa isang cure cottage sa Saranac Lake sa New York, doon namatay ang Pangulong Quezon. Inilagak ang kanyang mga labi sa Arlington National Cemetery. Di kalaunan, ang mga labi ni Quezon ay dinala sa Pilipinas, lula lang USS Princeton, sakay ang General and High Commissioner Frank Murphy, at inilibing ang mga labi ni Quezon sa Manila North Cemetery. Noong 17 ng Hulyo, 1946. Noong 1 ng Agosto, 1979, ay nilipat ang mga labi ni Pangulong Quezon kasama ng mga labi ng kanyang asawang si Aurora sa monumento sa Quezon Memorial Circle. Ilagay ito sa isang maliit na kopya ng libingan ni Napoleon. Nasubaybayan ninyo mga katropa ang 10 mga trivia patungkol sa buhay ng 2 Pangulo ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon. Napakakulay, hindi ba? Isang pangulong nagsulong ng kasarinlan ng Pilipinas. Ikaw mga katropa, nasulit ba ang 20? Maraming salamat sa pagsubaybay mga katropa. Shoutout nga pala kina JR Sandoval, Noli Rosario, Anthony Sulito. Salamat sa pagsuporta mga katropa. Abangan pa ang mga susunod na video mga katropa. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. I-ring mo na rin ang notification bell para pag nag-upload ako ng video ay manonotify ka kaagad at mapapanood mo ang mga bago. Tuloy-tuloy lang sa pag-unlad mga katropa, at laging tandaan na lahat tayo may pag-asa.